Francine Diaz, ignore negativity. After several years in the industry, natutunan na ni Francine Diaz na huwag pagtuunan ng pansin ng mga bashers and to focus on things that matter. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Ilang taon na rin ang kapamilya actress na si Francine Diaz sa industriya at ilang beses na rin siya naging target ng mga chismis at bashing. Kailan lang ay nakasama muli siya sa mga usap-usapan matapos na mapansin ng fans ang tila pag-unfollow nila ni Andrea Brillante sa isa't isa sa photo sharing platform na Instagram. Ito ay matapos na kumalat sa social media ang ilang litrato kung saan kasama ni Francine si Seth na love team partner ni Andrea at ang pamilya nito. Sa kabila ng mga ito na nanatiling positibo si Francine, natanggap na niya nakasama ang mga ito sa pagiging artista. Kahit anong gawin mo or kahit wala kang gawin, may masasabi sila sa'yo. And para po sa akin, ang importante doon talagang ma-master mo yung pagiging, hindi naman dead ma totally, pero i-ignore yung negativity niya. Natutunan na ni Francine na hindi magpa-apekto sa mga bashers. Kasi for me, sa lahat naman ng bashing nila, may good and may bad na nangyayari. Like, good kasi meron din akong lesson na tututunan from them sa mga bashers ko. Bad lang kasi pinipili nilang maging nega, tapos, you know, pandemic na imbis inspiration yung binibigay in happiness. Yun po. Pinipili na lang niyang ito ng pansin sa mga mas masasayang mga bagay, gaya na lang ng kanyang 18th birthday noong January 27. Bago pa man umabot sa kaarawan niya, ay may lumabas siyang pre-debut video kung saan maladiwata ang aura niya. Binigyan rin siya ng surprise party ni Dr. Vicky Bello at ginawan pa siya ng gift treasure hunt ni Scarlett Snow. Nagpadala ng mga birthday greetings sa kanya ang mga kasama sa industriya, kabilang na ang kanyang BFF na si Jada Avanzado. Kung si Francine ang tatanungin, simple lang ang hiling niya para sa sarili. Birthday wish ko, healthy na pangangatawan po talaga. Ngayon of legal age na siya, ang isa sa mga una niyang gagawin para sa sarili ay ang matutong magmaneho. Baka mag-start na po ako Feb or March ng driving lesson. Tapos, siguro po more on, hindi pa ako pwede mag-travel ng solo. So yun po. Yung pagde-drive talaga. At 18 years old, Francine is officially an adult. Ano ba para sa kanya ang pagiging independent? Francine explains that being independent is not the same as being alone, but being able to stand your ground and handle whatever life throws your way. Independent, for me po, di naman kailangan parati na talagang mag-isa ka lang. Yun bang, kaya mo yung sarili mo sa mga mahihirap na moments sa buhay mo, na hindi mo kailangan parati ng maiiyakan. Basta kaya mong i-handle yung bigat ng buhay mo nang hindi mo kailangan ipasa sa ibang tao. Bukod dito, senyales ng pagiging independent ang pagiging malay sa kapwa at hindi lang sarili. And independent, mas maging mature and hindi lang sarili yung iniisip, mas more on sa mga tao na kapaligid sa'yo. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.